Diyos na sareno, aming at pag-uri, anay namin sa iyo. Awit ng kapuri, alay namin sa'yo. Hindi nang dalay ang magsamo. Namay mo, iba mo, Jesus na sa'yo. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahias, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal, walang ano-ano'y inalis ni Ahias ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
narinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway, agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahaki ng lupain ng Decapolis. Dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal. Ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, "Ephata." Ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nanggigilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nananalangin sa Diyos. Marahil kaya nga ho tayo pumunta sa simbahan ng Quiapo ngayong araw ng Biyernes ay dahil gusto nating manalangin. Pero paano po ba natin naiintindihan ang salitang panalangin? O paano nga ba tayo nananalangin? Marahil sasabihin ng ilan,
Father, kapag nananalangin po kami, humihiling kami sa Diyos. Humihiling kami na kami gabayan, humihiling kami protektahan, at humihiling kami ng grasya at biyaya mula sa Diyos. Pero paano nga ba talaga, mga kapatid, ang manalangin sa Diyos? Una, dapat ang panalangin natin ay nagbibigay papuri sa Diyos. Tandaan natin, mga kapatid, na kung anuman ang meron tayo sa buhay na ito, ay dahil meron tayong Diyos na makapangyarihan. Kung anuman ang meron ka, hindi lang dahil ikaw ay magaling. Dahil ikaw, dahil tayo, ay may Diyos na tunay na makapangyarihan. Kaya nararapat lamang na sa ating pagpupuri, kinikilala natin ang Diyos na tagapaglikha. At pagkatapos natin bigyang papuri ang Diyos, ano ang dapat nating gawin? Humiling ng pagpapatawad sa Diyos. Humiling ng kapatawaran sa Diyos. Sana ho sa buhay panalangin natin, inaamin natin, nagsisisi din tayo sa mga pagkukulang at nagagawa nating pagkakasala sa buhay. Sa buhay panalangin natin, dapat laging nandoon ang panghihingi ng kapatawaran. Dahil lahat naman po tayo nagkakamali. Lahat po tayo nagkakasala. Lahat po tayo nadadapa. At kung lahat tayo ay nagkakasala at nadadapa, dapat nandoon din ang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Pangatlo, sa ating buhay panalangin, dapat nandoon ang pagpapasalamat. Huwag nating kakalimutan, mga kapatid, na ang buhay natin ay buhay na biyaya mula sa Diyos. At kung ano man ang meron tayo, ay dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos na pagbigay, ang Diyos puno ng pagpapala at grasya sa atin. At kung gano'n na lamang ang Diyos, huwag tayong makakalimot magpasalamat. At panghuli, sa buhay panalangin natin, dyan tayo humihiling. At alam natin sa ating paghiling, mga kapatid, ang Diyos ang kumikilos. At sa pagkilos ng Diyos, alam ng Diyos kung ano ang nakakabuti at nararapat para sa atin. Una, mga kapatid, sa ating panalangin, tayo ay nagbibigay papuri. Nagsisisi sa ating pagkakasala. Nagpapasalamat at humihiling. Yaan ang buhay panalangin. Ganyan ang manalangin. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, ang panalangin o ang buhay panalangin ay hindi lamang sa pananalita. Kasama sa buhay panalangin ang pagsasapuso. At sa pagsasapuso, dapat nakikita sa ating pagkilos at paggawa. At paano natin malalaman ang pagkilos at paggawa ng ating panalangin? Kung bubuksan natin ang ating mga tenga upang makinig sa tinig ng Diyos. Dahil ang tinig ng Diyos ang magdadala sa atin sa tamang landas. Ang tinig ng Diyos ang magdadala sa atin sa mabuting landas. Bakit maraming mga tao ang naliligaw? Dahil baka hindi na marunong makinig. Sa atin pong unang pagbasa, mula kahapon hanggang ngayon, napakinggan po natin ang kwento ni Solomon. At ano ang kwento ni Solomon? Pinili siya ng Diyos. At sa kanyang pagkapili ng Diyos, nandoon yung kanyang pagbibigay-pugay sa Diyos. Nandoon yung kanyang buhay panalangin sa Diyos. Pero nung siya ay tumatanda, mas pinakinggan niya hindi ang Diyos, kundi yung kanyang mga asawa na maniwala sa Diyos-Diyosan. At ano nangyari kay Haring Solomon? Naligaw ng landas at pinarusahan
ng Diyos. At ano ang parusa kay Haring Solomon? Na ang kanyang kaharian ay magkakawatak-watak. Ganun din mga kapatid sa ating buhay panalangin. Hayaan natin na mangusap sa atin ang Diyos. Hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno ang minsan mangusap sa atin sa katahimikan at mapakikinggan natin siya upang ang buhay natin ay maging buhay na kaaya-aya para sa Diyos. Buksan natin ang ating mga tenga at pakinggan natin ang Diyos. Buksan natin ang ating mga puso at pakinggan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno at siya mismo ang magdadala sa atin sa mabuti at tamang landas. Kung ayaw nating maligaw sa buhay na ito, kung ayaw nating maligaw sa buhay pagkakasala at pagkakamali, makinig kay Jesus. Makinig sa Diyos. Dahil ang taong marunong makinig, tunay na pagpapalain ng Diyos. Ang taong bukas ang puso at tenga sa tinig ng Diyos, makatatanggap ng biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin, huwag lang tayong salita ng salita. Kapag tayo ay nananalangin, makinig. Buksan ang puso, buksan ang tenga, at hayaan natin na sa buhay natin, maisabuhay natin ang tinig ni Jesus, ang tinig ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang dasal natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Buksan mo po, mahal na pong Jesus Nazareno, ang aming tenga, ang aming puso, upang mapakinggan ka namin at maging kaaya-aya at karapat-dapat ang buhay namin dito sa lupa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng hirap ng mananakop ay magdulot sa ating nawagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinagpawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulaling bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isip, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa halamanan ng Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan sa kanyang anak, sa isip, wika at gawa, nang sa gayon, ay makamit natin ang kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. May pahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganat nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus.
hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, tunay na nangungusap sa ating buhay. Siya ang kordero ng Diyos, siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement, sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po na Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po na nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malinikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na paikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay yung hiyatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Madre Jesus Nazareno, sinasamba para I'm